Hi Mama Rengs, welcome back again to my channel. Panibagong video na naman tayo ngayon at ang pag-uusapan natin ay kung paano ako na-monetize kahit na meron akong reuse content. Kung mapapansin nyo or napanood nyo yung first video ko about sa monetization, so ito yung continuation kung paano ako nag-reapply at paano ako na-monetize for the second time. Kasi sa first time na attempt ko for monetization na disapproved talaga ako kay YouTube. So, eto, ganito yung nangyari. Kwentuhan tayo dito. Ang nangyari, nagre-upload ako ng video na hindi naman sa akin, which is yung re-upload na video na yon, na-copy strike ako. So, yung copy strike ko before monetization, automatic na kasi na naka-apply na ako for monetization or naka-apply na ako for AdSense. Nag-create ako ng YouTube last year ng May, so mag-1 year ako by May 19. And then yung first attempt ko for re-apply, that was April, na dapat ma-monetize ako pero na-decline nga ako for monetization nang dahil sa copy strike or reuse content ko. Yun yung nangyari. And then, nung first apply ko, yun yung na-receive ko na sabi ni YouTube, hindi ako ma-monetize, hindi dahil sa reuse content or meron akong copy strike. Kasi, pag meron kang copy strike or active pa na copy strike, automatically, hindi ka na ma-monetize kahit na iisa lang yan. Kapag active pa at hindi pa nabubura sa record ni YouTube, hindi ka mamomonetize. So, ganun yung nangyari sa akin. According to email from YouTube, naka-indicate doon na meron din akong mga problema kasi doon sa metadata, sa description, or metadata, ibig sabihin, yun yung mga video na kailangan mo na lagyan ng description bawat video mo. Yung description na ilalagay mo doon, kailangan related din sa video na ginawa mo. Ang sabi pa, yung sa thumbnail, ako kasi hindi din naglalagay ng mga thumbnail, basta upload lang ako ng upload. Kung ano na yung mapipili ni YouTube, nilalagay doon sa video na yon, pinipindot ko na lang na ganun. So, hindi talaga ako gumagawa ng thumbnail. So, isa pa yon sa mga issues na kailangan kong ayusin doon sa kung gusto kong mag-reapply. Kasi, okay naman, meron naman reapply button. So, qualified pa rin ako for reapply na monetization. So, yun yung mga other issues ni YouTube sa akin. Kaya hindi ako na-monetize nung una. Ang tanong kung ano yung mga bagay na ginawa ko or paano ko inayos yung channel ko para ma-monetize ako. Ha! So, oo, ganun. So, inayos ko nga yung channel ko. Dinelete ko lahat yung mga videos na hindi sa akin. Kasi alam nyo, mahilig talaga akong mag-upload ng videos. Alam nyo yung mga trending videos na pwede naman i-upload. Na minsan kasi hindi ka rin makaka-copy strike. So, ang dami kong videos na gano'n na nagre-trending din. So, mahilig akong mag-post ng mga celebrity trending chicas, yung gano'n, and then kay Tulfo, yung mga gano'n. So, basta kahit anong videos na nagre-trending na makita ko sa YouTube, nakaka-upload pa lang. Tapos, ang dami ng views, ginagawa ko din yun. Nire-upload ko yung mga videos na gano'n para lang mabilis kong ma-active yung 4,000 and 1,000 watch hours. So, eto na nga. Nag-re-upload ako ng videos. Eto na yung karma ko. Karma ba ang tawag na rin? Kailan ako malapit na ma-monetize? Doon ako na karma na copy strike talaga. So, yun. Ang ginawa ko, nag-delete ako ng mga videos na hindi sa akin. O yung problema pa na tungkol sa mga thumbnails. Ginawan ko yung mga videos ko ng thumbnails na related talaga sa video. So, yun. Naglagay ako ng mga description. Dahil sa mahilig nga akong mag-upload ng mga videos na hindi sa akin, hindi rin ako gumagawa ng mga description. So, upload lang ako na-upload yung gano'n. Minsan kasi may mga kasyungahan din tayo sa... Nandamayan. Kasyungahan din tayo sa sarili natin. Nandamay eh, no? So, ayun, hindi kasi ako nagbasa ng mga rules and regulation, and although may mga rules naman na aware ako, pero parang hinahayaan ko lang kasi minsan nga, yung mga video na nire-upload ko na hindi naman sa akin, nakakalusod. So, akala ko lahat, malulusutan ko. So, ayun yung nangyari sa akin. Inayos ko nga yung channel ko or yung videos ko. Nag-delete nga ako ng mga videos ko, pero ang epekto naman sa channel ko, nabawasan yung watch hours ko. Sa kakadelete ko ng mga videos, may mga accidentally din akong na-delete. Yung videos ko na meron siyang 11,000 views and ang minuto noon, yung video na yun is 18 minutes. So, na-delete ko din yun dahil meron siyang isang copyright music. Pero hindi siya copy strike. So, nawindang lang talaga ako. Ang dami kong dinelete na videos, may mga accidentally na na-delete ako na videos ko. Nung pagtingin ko, halos kalahati na yung watch hours ko. Siguro nung time na yon, super sad ako sa nangyari sa channel ko kasi nga gustong-gusto kong magka-ads. So,
feeling ko kapag nag-delete ako ng videos, mababago ni YouTube yung parang may chance pa na ma-accept ako nung time na yun, pero hindi po. Ang nangyari kapag na-disapprove ka for monetization, kailangan mong maghintay ng 30 days bago ka mag-reapply. So, after 30 days, kung okay pa na-maintain mo yung subscriber mo na 1,000 at 4,000 watch hours, okay kang mag-reapply. Pero kapag kulang yung watch hours mo, subscribers mo, hindi ka pwedeng mag-reapply. Yung reapply button, hindi pa siya magiging green. So, hindi mo mare-reapply yung ganon. So, ang nangyari sa akin, nag-delete nga ako ng mga videos ko, pero nabawasan yung watch hours ko ng halos kalahati ng 4,000 yung nabawas. So, ang dami ko na namang watch hours na kailangan i-achieve yung ganon. Ayun yung mga ginawa ko sa channel ko kahit nabawasan na yung watch hours ko. At least nalinis ko na yung channel ko. Confident na ako na lahat ng natira ay akin talaga. So, lesson guys, kung mga small YouTuber kayo na katulad ko or nag-i-start pa lang, kailangan talaga ang video na i-upload nyo sa YouTube nyo ay kung hanggat maaari, naghirap or kayo yung nag-edit. Hindi yung re-upload mo lang. So, nung na-meet ko na yung watch hours ko at okay na yung reapply button, meet ko yung watch hours ko July 4 and then yung copy strike ko, mare-remove siya ni YouTube ng June 20. Kasi ang copy strike, naglalas yan for 90 days. Sa isang buwan, kailangan, tip ko sa inyo ha, kapag meron kayong copy strike na isa na sa isang buwan, mag-ingat-ingat na kayo, huwag na kayong mag-upload ng mga videos na hindi sa inyo. Kasi kapag nagkaroon kayo ng copy strike ng tatlo sa loob ng isang buwan, i-block na ni YouTube yung channel nyo or hindi na kayo makakapag-operate sa YouTube nyo. Ganon. So, meron akong isang copyright strike na nag-last ng 3 months. So, 90 days para mabura or mawala yung record ko kung time na yon. So, June 20 siya nawala. Na-complete ko yung watch hours ko July 4. Nag-reapply ako ng July 4. Na-complete ko. So, more than 4,000 yung watch hours ko ng July 4. Nire-apply ko. Pero, sinure ko ha na channel ko is malinis na talaga. Tinay ko pa rin na mag-reapply. Malay mo, ma-monetize ako this time. So, after 2 days, na-monetize naman ako. So, ang saya ng feeling pala kapag yung channel mo or yung mga videos mo meron ng ads. So, ang saya-saya talaga after mo makaroon man ng pagre-upload ng mga videos na hindi sa'yo. Noong na-disapprove ako, malungkot na, natatawa ako. Pero na-down din talaga ako kasi, syempre, gustong-gusto ko talaga magka-ads. So, tatawa talaga ako kasi yung itsura ko noon eh. Talagang meron pa akong kinulit-kulit na kaibigan. Lucky ko na lang kasi meron akong isang friend na alam niyo yun, sumuporta sa akin. Tips ko sa inyo guys, para aware kayo sa mga rules ni YouTube. Una, basahin niyo lahat ng rules. Ang rules ni YouTube and then yung community guidelines. So, eto ang tips ko sa inyo, huwag kayong mag-sub to sub. Ako guilty din ulit ako dyan sa sub to sub na yan. Kasi nung nag-i-start pa lang ako, as in nag-i-start pa lang ako kay YouTube, nagsasub to sub ako para mabilis kong ma-achieve yung subscribers ko, yung ganon, tsaka yung watch hour. Pero alam mo yung epekto ng subscriber to subscriber na parang, okay, sub mo ako, subscribe mo ako, subscribe din kita, ganon. Ang epekto noon, yung sinub to sub mo, hindi talaga siya manonood sa'yo. So, mas maganda kapag meron kang organic viewer or organic yung nag-subscribe sa'yo. Kasi, pinapanood talaga yung videos mo. Hindi yung parang ang dami mong subscriber, pero ang onti ng nanonood sa'yo. Iwasan nyo yung subscriber to subscriber. Kasi, hindi talaga nakakatulong yun sa channel nyo. Okay? And, dapat aware kayo sa mga copy strike music or huwag kayong mag-re-upload ng mga videos na hindi sa inyo kasi makaka-copy strike talaga kayo mo. And then, ano pa ba? Yung sa community guidelines, dapat basahin nyo din yung rules doon. Kasi ako, meron din, na-warning din ako doon sa community guidelines kasi nag-upload ako ng videos na alam nyo yun yung kay Tumang noon kasi si Tumang, di ba, ang bilis niyang mag-trending kung natandaan nyo yung tungkol kay Tulfo. So, nag-upload din ako ng kay Tumang. So, pag-upload ko ng tungkol kay Tumang, yung nagsasakitan sila, na community guidelines strike din ako doon. So, 3 months din ako nag-suffer doon. 3 months din ako nag-suffer doon. So, guys, yung tip ko sa inyo, kailangan, yung sa community guidelines, basahin nyo yun para alam nyo yung ginagawa nyo. And then, ano pa ba? Tungkol sa thumbnails, kailangan maganda yung thumbnails nyo. So, ako, actually, nagbago ako ng mga thumbnails and then nag-edit-edit pa ako ng mga. May mga videos pa na hindi ko gusto yung mga thumbnails ko.
And then, kailangan lahat videos ay meron kayong description. So, ang tawag doon, kailangan yung metadata. Metadata, kailangan yung videos nyo may mga descriptions. Okay? Parang binaligtad ko lang yun. Binaligtad ko lang yun, ah. Yun lang, guys, yung alam ko na i-share sa inyo. Kasi lahat ng sinabi ko dito ay base lamang sa experience ko and about YouTube. So, kung may mga dagdag kayo or suggestions kayo, pwede nyo i-comment below. Or kung may mga tanong kayo at may mga hindi ako nasabi dito na malay nyo, na-experience ko din pero hindi ko din nasabi, pwede nyo din pong i-comment sa comment section. Ganon. So, yun lang yung mga tips ko at yun yung mga bagay na kailangan nyo din gawin. Yun yung nangyari sa channel ko. Pero, nung nagre-apply ako, take note, nagre-apply ako 2 days na monetize na ako. So, ang saya-saya. So, yun guys, sana nagustuhan nyo tong video na to. At kung nagustuhan nyo, paki-like. At kung bago ka dito sa channel ko, pa-subscribe na din sa channel ko. And more videos to come. And thank you for watching. And thank you for, yeah, being here. Alam ko nandito ka kasi, alam ko na gusto mong malaman kung paano ma-monetize yung channel mo after mo ma-disapprove for monetization. So, paano ka mag-reapply ulit? Okay, so, see you next video. This is for now. Bye!